Nakakagigil nang talaga ang panggigipit at pangaharas ng China Coast Guard sa mga mangingistang Pinoy na nagatid ng supplies sa mga sundalong nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Nakuna naman ang video na kubalat sa internet social media. Pero mas nakapagtataas ng dugo ang pagre-recruit ng Philippine Coast Guard ng 36 na auxiliary forces nila na paumakinchik na hindi naman Filipino citizen. Ito ang sabi sa nanatalang editorial opinion ng Filipino Star ngayon. Hindi naman kailan sa buong mundo na maraming beses nang binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Philippine Coast Guard at nitong huli binangga na nagresulta sa pagkabasag ng salamin nitong nakaraang araw ay may namataan na namang mga barko ng China na aali-aligid sa teritoryong sakop ng Pilipinas. Inaabangan na naman kung saan magsasagawa ng resupply mission ang Pilipinas dyan sa Yuginsyo. Maraming beses na rin nakatikim ng pangaras ang mga mangis ng Pinoy dyan sa Bahod de Masinloc. Pati ang mga nahuhuling kabibe na mga mangisda na para pang ulam nila ay kinukumpiska at itinatapon sa dagat ng mga miyembro ng Chinese Coast Guard. Dahil sa ginagawang panggigipit ng mga miyembro ng Chinese Coast Guard, walang maiuwi ang mga mangisda na huli para sa kanilang pamilya. Pero ang mas nakakagalit ay ang nadiskubring pag-recruit ng Philippine Coast Guard sa 36 na Chinese national para maging auxiliary members. Wow! Mga dayuhang incheck, alien, hindi Filipino citizens. Ano ito? Wala na bang Pilipino na maaaring maging miyembro ng Philippine Coast Guard? At napagbalingan nilang i-recruit ay mga Chinese? Anong nangyayari? Philippine Coast Guard! Inamin daw ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na sa hearing ng House Committee on Transportation na 36 na Chinese ang kanilang nirecruit. Pero sinabi niya na inalis na raw sa roster ng PCG ang mga ito. Inalis na dahil na bulgar ang kanilang ginawa. Paano kung hindi ito nalaman? Patuloy na may mga Chinese na sa Philippine Coast Guard? Sa pagtatanong ni Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers, sinabi ni Gavan na ang 36 na Chinese aliens, hindi Filipino Chinese, ay nag-volunteered at tinanggap naman bilang bahagi ng Philippine Coast Guard Auxiliary Team. Wow! Ang mga recruits ay may ranggo manong Brigadier General, Commandant at napasok na ang Coast Guard. Wow! Ang Philippine Coast Guard Auxiliary ay voluntary uniform organization na may military structure at naka-attach sa Philippine Coast Guard. Dapat magkaroon pa ng malalim na investigasyon dito. Kung napasok na ng mga Chinese ang PCG, ano pang aasahan natin? Tiyak, marami na silang nalalaman at lalo lang sisidhi ang panggigipit sa mga Pilipino. Lalo lang magiging marahas at ang kininang pag-aari ng Pilipino. Iyan ang kabuuang editorial opinyong nalathala ng Philippine Star ngayon na may petsang March 23, 2024. Well, sinong matinong Pinoy ang hindi manggagalaiti sa galit? Aba, matindi namang talaga at nakakagigil ang ginawang pag-recruitment na ito sa mga incheck ng Philippine Coast Guard. Hindi sila Pinoy citizen. Anong pumasok sa isip na ito ng mga opisyalis ng Coast Guard na i-recruit ang mga Chinese aliens? Matataas pa ang ranggo ng mga hinayupak at isinama ang nasabing auxiliary forces na pawang in check sa roster ng PCG. Ay kung hindi nabuko at walang nagsumbong, mabain ako para kayong kumuha ng batong ipinagpok sa inyong ulo ngayon. Imposibleng hindi nakuha ng mga recruit na yan ang sistema ng iyong manual operation. Aba mga katoto, talagang kinakailangan ang malalimang investigasyon kung sino ang may pakana o pasimuno na mag-recruit ng 36 na mga dayuhang in check nito bilang auxiliary forces na isinama pa sa roster ng Philippine Coast Guard. Meron din kaya sa mga specialist ng pamahalaan ang nagbigay pahintulot sa Philippine Coast Guard na isagawa itong recruitment nito? Mga katoto, meron ba kayong naamoy na malansang isda? Kami po ay nagtatanong lang.